there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alright, ito na mga kababayan, itanap po natin dito yung itong pinaka pipeline. Ayan, at handa na at para ibaba ito sa may karagatan. Sa ngayon mga kababayan ay wala pa tayong pinaka kuwang impormasyon kung saan dadalhin itong pinaka pipeline na ito. Kasi po yung tatlong outfall dito sa may area ng Manila Bay ay meron ng mga pipeline silang nailagay. Ayan na oh. Naku, binaba na yun ah. Yun, bumagsak na mga kababayan. Bumagsak na. Ayan, tabayan natin yung mga kababayan at ihilahin yan. At titignan po natin ano, kung ano po saan po dadalhin yan. Antabay lang tayo. Ayan, di natin pwedeng pumasok dito mga kababayan eh. Kaya hanggang siya may labasan tayo. Pero try natin paliparan ito mga kababayan ng drone para makita natin yung pinaka sa kabilang side. Ayan, doon nakabang yung pinaka tagboto. Yan po mga kababayan at 400 meters yung haba nitong pipeline nito na ibinaba nila. Yan dyan na yung pinakatagbo to at nakaantabay na at tipong hihilahin na. Kaya bantayan ito mga kababayan at kung saan nadalhin itong pinakapipeline na ito. Kaya bigyo nag-aliwalas oh, nagkaroon ng paliwalas. Isang natanggal itong pinakapipeline sa ibabaw ng seawall. Lakad natin sa may bandang unan. Ayan, tinali pala nila sa puno eh. Ayan, tingnan natin dito sa may bandang unan. Yung alam natin yan, ano to eh. Nali nila sa puno rito eh, oh.
Magandang araw mga babayan. Kanina galing po tayo sa may area ng Phase 3 na kung saan yung pipeline na sa ibabaw ng seawall ay binaba, no? At yun nga po, pinaibig pa natin ng drone para makita natin kung saan dadalhin yung pinaka pipeline. Ngayon mga babayan, dito tayo sa may ibabaw mismo ng footbridge at nakikita po natin sa may harapan natin dito yung pinaka pipeline, no? Na ibinaba nga doon sa may piece, sa Phase 3 na nakapatong sa ibabaw ng seawall. Ayan, zoom lang natin, ano? At yan nga mga kababayan, at nakatutok siya sa pinaka-unang paglalatag ng pipeline sa may outfall ng Paura. Ayan, sa ngayon mga kababayan ay titignan po natin, no, kung ano po ang sample talaga ito nakalagay. Ipapasak, idudugtong siguro sa may pinaka-unang nilatag sa may outfall ng Paura, yung pipeline. Kaya nakapwesto siya sa may bandang unahan. Kaya sa ngayon nakantabay lang siya, natambay lang. At yan, babantayan po natin yung mga kababayan. At sa ngayon nga ay wala pa tayong nakikitang gumagawa ngayon dyan. At nakatambay lang sa may mismong ang parte na malalim ng dagat itong Manila Bay. At sa sunod ng mga araw mga kababayan ay ating pa rin itong tututukan upang makuha natin ang pinaka-detalye kung saan talaga ito ilalatag. Kaya sa ngayon mga kababayan, wala tayong pwedeng ipagtanungan kung talagang dudugtong pa yan sa may pinaka-unang outfall dito sa may area ng Paura na nilatag na HDPE pipes. Okay, at ito nga po. Maraming mga kaganapan dito nangyayari ngayon dito sa may area ng Phase 1. At sa ngayon mga kababayan ay tuloy-tuloy po yung ginagawang pagkatrabaho rito. Kaya makikita po natin dito yung tapat mismo ng entrance dito ng area ng Phase 1. Ay kanila nang tinambakan ng bato sa may bandang unahan. Kaya makikita po natin yan, no? At yung kinabit nila rito mga kababayan ng mga bricks ay halos malapit nang matapos. Kaya sa may bandang unahan mga kababayan, so doon na, sa may pinakakabilang side na, halos natapos na sa kabila, medyo mas mabilis doon. Yung sunod na dito, konti na lang din.